like, comment, yun lang, and subscribe. Yan. So dito sa race 1, maganda nga pinakita ni High Society na karahan. Debokang Caballo, nagtapos ng 1.27, eh nanalo nga si Bella Belarus, Australis, no? Caballo ni Boss Peter Limhoco. Yun ang naging kalaban. Yun ang naging kalaban ni High Society sa unang lundagan at sa huling lundagan. Sa aking pananaw, sa last na takbo ni High Society, kung hindi ni Lucha to, eh tingin ko, malaki chance ang manalo. Agwat niya nun, bumilis ang pacing nila, at ang dating nga nila nito is 28. Eh tingin ko sa Caballo naman, sa tatakbuhin ngayon, mag-uumento pa to. Mag-uumento pa si Caballo dahil kanyo. Sa tingin ko, sa postura na to, siya lang ang bukod tanging matulin sa karerang ito. Wala siyang kaagaw sa unahan, wala siyang kabubuligligan sa unahan, at walang mamemerwisyo sa kanya sa unahan dahil kanyo. Kasi nga, kugma, diremate, modern stroke, unti panturo sa aparato, tingin ko delay pa lumabas, katulad ni nga ni Matcha Green. Diremate din, cash on hand, ganun din, diremate, compassion, ganun din, diremate, Mount Dragon, ganun din, diremate. So, punto per punto, tingin ko, hindi lang sa tingin, informasyon na, hindi lang sa informasyon, sa aking analisya at pagkakalkula dito sa karerang ito. Panigurado, nakalak lang to manalo mamaya. Kasi biro mo, taglutsahan yan. Taglutsahan si High Society pati si Bella Belaro. Silang dalawa na rin nakita nyo sa unahan at silang dalawa na rin nakita nyo sa finish line. Natukaan ni Ngingo, malayo mananalo si Bella ay si High Society. Kaya ako, mga boss, panigurado naman laban ng pera nyo. Boss Dante Salazar, di kalibreng horse trainer. Puro impote ng mga hawak. Kaya mainam sa mainam. High Society. Numero 4, Rider O'Neil Picotes, 52 ang peso. Wala ko ba kasi kung Mike ang mayari. Boss Dante Salazar ang nagkukondisyon. High Society. Baka lang ha, baka wala ko lang siya mayari niyan. Tingin ko malaki chance sa manalo. Solo, OFTD. Siya lang nakikita ko mga kasolong taga. Wala ko nakikita ang pepervisyo sa kanya. Makabuo ng 2 kwartos, tapos na karera. Kaya yun, High Society, nakita nyo naman, nagperform. Unang takbo, 1.27. May kalutsahan pa, muntikang pamanalo. Kaya, handog ko sa inyo, numero 4, pwede na suluhin yan. Tingin ko, outstanding to. High Society. O, dumako tayo sa race 2. Condition race, 60-17 merge. 1,400 meter race. Dito sa karerang ito, dalawa, makikita nyo, mag-aagawan sa unahan. Andyan si Uticus at andyan si Sir Williams. Pero sa tinatakbo ni Uticus, 52 pang peso, panigurado, nalalakasan siya sa laban. Ika nga, mabigat ang laban sa kanya. Hindi natin alam kung maglulutsahan to o hindi. Kaya tingin ko dito, sa karerang ito, once na magkalutsahan si Uticus at Sir Williams, pareha silang hindi makikita sa datingan ng finish line. Kaya dalawa ang napupusuan ko dito. Pampremera ko, numero 4, Aliwagwag Pulse. Tulad nga ng post ko, Rico Mambasuson, Aliwagwag Pulse, nakakasunod na rin to sa 1-2. At tingin kong panigundo ko dito, yung numero 3, The Accountant. Alam ko na malaki chance ang manalong ito. Kasi nakaraan, naglaban to, silang tatlo, nila King Tiger, pati si The Accountant, at saka si Aliwagwag Pulse, nanalo si King Tiger, nasegundo si Aliwagwag Pulse, at natersero si The Accountant. Pero si The Accountant nun, may info. Kaya tingin ko, yung dalawa, makikita nyo sa finish line. 4-3 sa race number 2. So, dumako naman tayo dito sa race number 3. Condition 21, 1400 meter race. Dito sa karerang ito, dalawang kabayo lang ang napupusuan ko dito. Siyempre, sino ba grupo ni Forest Cover? Dominador, Borbe Jr. On top, with 54 kilogram. Mr. Puch Puyat ang mayari. Dodic Vicente ang nagkukondisyon. Hook and Ladder, out of wooded. Entry number 1, Forest Cover. My first choice. Ang tingin kong makakalaban niya dito, mga boss, walang iba. Kasi, pag nakasolo si Forest Cover, tingin ko, malaki chance ang manalo. Siya lang matulin dyan sa pinakamatulin. Siya lang ang bukod tanging pinakamatulin dyan. Once na maglutsahan o magkaroon ng girian, pinuwersa si headmastership, tingin ko naman, headmastership o sino man makauna, kaso nga lang, talagang mababa sa laban si Forest Cover. Ang tingin ko tatalo, yung umento, yung naiputan ni My Boy Lollipop, walang iba. Numero 3, Sheltex Magic. Siya na rin nakikita ko dyan kalaban yan. O'Neil Picotes, 55 ang peso, 1.26. Boss Maceda, David De La Cruz, tingin ko siya na rin nakikita kung kalaban niya dyan. 1-3 na lang din yan. 2 horse races lang yan. Forest Cover tsaka Sheltex Magic, tingin ko yan lang talagang dalawa ang maglalaban yan. Wala akong nakikita na iba. So yun.
Tumako tayo sa race number 4. Tag-tips natin para tumama kayo. Dito mga boss, sa karerang to, rating base class 4. 28-33. Dito mga boss, sa karerang ito. Alam naman na siguro natin. Two horse race lang din to mga boss. Tingin ko Yamado Carrera. Sa lineup na ngayon, Yamado Carrera. Tingin ko naman dito, lutang na to. Kumbaga, wala nang tataguan to. Numero 11, Club Habana. Sa mga nagtitipid dyan, sa mga nagtitipid, diba nakaraan, tinalo nga to ni Trasound. Nakaya naman manalo ni Club Habana. Diba? Diba? Kaya tingin ko, walang bitin to. Sa mga nagtitipid, pwede to. Pwede nyong isolo. Ang tingin kong kalaban dito yung numero 6, Euro Clyden. Yun lang nakikita kong kalaban niya dito. 2 horse race lang to. Para hindi na kayo mahilo. Yung iba dyan, alam nyo na. Yan dalawa. Sa mga hindi nagtitipid, yan dalawa. Sa mga nagtitipid, pwede nyo nasuluhin yan. Si Club Habana. Dumako tayo dito. Sa race number 5, hindi ko na kayo papahirapan pa. Basta isama nyo sa rota yung numero 1, bagay na bagay. Yan ang pinaka long shot ko for today. Bagay na bagay. Bahala na kayo sa iba. Basta yan, bagay na bagay. A long shot. Kung gusto nyo i-all, i-all nyo. Kung ano man gusto nyo gawin. Basta yan, bagay na bagay. Pili akong tatluan. Ayoko kasi yung hiniti. Nakita ko man na kayo itong hiniting. Inatakot Kunting pre-improve Kung pipiliin ko dito, syempre, sa Tagalog, bababa na rin ko sa laban. Wala nang bababaan doon. Sumagad na nga Sa Tagalog, Unison Aya, tsaka bagay na bagay kung pipili ako ng tapluan. Bahala na kayo. Bahala na kayo magdagdag. Basta tingin ko, all yan, pwede manalo dyan. Shoutout sa 87 and more. Lumako tayo sa race number. Penultimate. Dito sa penultimate na to, ululan din ang laban dito. Kumbaga, ululan Dito ako sa tiado. Numero 8, Majestic Star. Tingin ko na malaki chance manalo itong kabayong to. Numero 8, Majestic Star. Panigundo ko dito, yung numero 2 na rin, Navy Cat. Siya na rin nakikita ko dyan, pwede sumilat sa labang yan. At panersera ko dyan, syempre, hindi mo mawawala. Taxi, by count of halahala, numero 6. Yan tatlo na yan, tingin ko, kung magdadagdag kayo, magdagdag kayo. Matibay na yan. Kay Majestic Star lang, natitibayan na ako. Kain to'y mamukod, magpapanalo si Kain to'y mamukod ngayon. 8, 2, and 6, sa race number 6. So, penultimate tayo. Dalawang kabayo lang. O, make it 3. Sabihin na natin tatlo. Silver Glow. Don Albertini. No senyang yan. Pero pag pinindot kasi si Silver Glow, mga boss, patok Wala ko nakikita, hindi mabibitin to. Depende na lang to, last race Depende, sobrang dalawang beses na to. Sobra na dalawang beses na yun nangyari. Sobra na. Wala na tataguan si Silver Glow, tingin ko. Nananalo na sa grupong ito. Kung sa mga nagtitipid, maisusubo na talaga to. Nakaraan, nasa loob na to. Tapos yun, hindi ma, inilabas. Muntik pa manalo. Muntik pa matalo si Guerrero Warriors. Wala nang bitin to, Silver Glow. Kaya tingin ko, yung tatlo na yun, malaki chance ang manalo. Silver Glow, Don Albertini, nakikita ang iba No, sinyang yana na rin, yung tatlo na yun. Tingin ko, yun na talaga. Pero kung pipili kayo ng isahan, kung gusto nyo times-time, sa isuloy nyo na yun, yung Silver Glow, tingin ko, ilalabas na yan. So yun, maraming salamat sa inyo lahat. Thank you sa lahat ng mga nakibagay sa aking ara, sa aking page. Maraming salamat sa inyong lahat. Anyway, sana magtamasa kayo. Ito po ay giya, info at gabay at race analysis lang po. Kung wala po kayong maganda sasabihin, mag-leave na lang po kayo. No? Kung mas maganda, kung ayaw nyo sa page ko, alone nyo na lang. Maraming salamat sa lahat ng followers ko, subscribers. Thank you. Anyway, sana magtamasa kayong lahat. At galingan nyo, mga boss. Galingan nyo. Dahil ako po si Dakilang Pantot at nagsasabing pera nyo, isip nyo, sundin nyo. Thank you.